Hello mga ka-legit Dover Gods, panibagong updates po tayo ngayong araw ng Webes kung saan narito na nga ang ilan sa mga updates po kung saan ito pala ang tunay na dahilan sa tunay na paghagulgol ng isang buboy no sa kanila pong programa. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating mga updates, nais ko lang i-shout out ang lahat ng mga legit sa Dover Cuts and legit viewers, subscribers po natin dito po sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong maitindihang pagsubaybay, pagtitiwala at panonood sa araw-araw nating updates patungkol sa TBJ. Ano? Hindi po natin tatantanan to not unless na makuha na po ng TBJ ang hustisya para po sa pagkuha ng trademark at ang lahat ng kanila mga pag-aari laban sa Tape Incorporated. Kaya naman araw-araw lang kayo nasumbaybay para po talagang hindi kayo ma-outdate sa mga updates. So, ngayon namang araw ay pag-usapan natin to EAT September 21, 2023 kung saan present ng ilan sa mga Dover Cuts po natin bukod kay Maine Mendoza ano na wala ngayong araw. Pero nandiyan naman po si Miss Miles Ocampo na pinasaya rin tayo na na-miss ng sobra ng napakaraming mga Dover Cuts. Kahit po dito sa ating pong channel, tinatanong nila nasan si Miles, nasan si Miles, nasan si Miles, ganun. So hindi po tinanggal ng EAT ang si Miles Ocampo. It's just so happen na talagang may mga dapat lang unahin si Miles kaya wala siya dyan. At ngayong araw nga, ito po yung updates natin sa kaso kung saan ngayong araw ay dininig na po no, at nagsalita na po ang ilan sa mga testigo ng na iniharap ng tape no. Isa sa mga testigo na iniharap nila katulad ng sinabi po ni Miss Maggie Abraham Garduque na iharap po nila si Mr. Vincent Busho na sinasabing siya raw di umano ang writer, songwriter po no. Siya daw ang nakarehistro na sumulat ng title ng or ng theme song ng Eat Bulaga, branded Eat Bulaga. So kung nakikita natin medyo positibo po ang legal counsel ng TBJ patungkol sa issue na ito dahil may mga ebidensya din po silang inilabas na talagang sila ang tunay na gumawa at nagbigay ng melody. Kahit po gaano kagaling ang iyong write-ups, kung wala pong melody yan, eh hindi rin po matatawag na ano yan, theme song yan, no? Dahil wala naman maayos sa tono, di ba? So yun po yung dapat na abangan po natin. At the same time, sabi ng kampo po ng tape na meron pa raw silang mga testigo na harap no para po pumunta na sila sa main case, and at the same time ngayon po ay hinaharap din nila ang kaso patungkol nga dun sa pag-take over nila or pagkuha ng control sa YouTube channel ng branded Eat Bulaga. And for today's video din lumabas na rin ang TV rating no, AGB Nielsen September 2023, kung saan ang pang number 12 ang EAT sa TV5, Frontline Pilipinas, TV5/1PH, and then Gplix, TV Patrol, tas pang 16 lang po yung Eat Bulaga, tapos Eat Showtime. So, kahapon nga sa Gisa Gedli, no, parang napansin ng maraming mga netizen na itong si Mr. Buboy, eh, panay po ang iyak. Tuloy, according sa ilan sa mga netizen na nakapansin dun, parang they are just getting the sympathy. Parang kumukuha sila ng simpatya dahil alam na alam nila na pag nag-survey po patungkol po sa trust, eh, hindi na po talaga sila pinagkakatiwalaan. Alam nyo po, bago pumasok si Buboy sa industriya na ito, bago po siya piliin na isa sa magiging host ng tape, eh sobrang sikat po yan at talagang sobrang hinahangaan siya ng marami, lalo na sa kanyang klase ng pagpapatawa. At talagang very humble yan. And dahil po dun sa kanyang pagsanib puwersa dito po sa tape, eh nadamay po siya sa galit ng mga netizen dito po sa yung galit ng mga legit Dover Cuts, nadamay ang ilan sa mga host. Dahil dito, ito po yung ilan sa mga dahilan kung bakit parang medyo nalulumo na no? At ramdam natin yun pag pinanood nyo po sila sa EAT. Ay pinanood nyo po sila, sorry, sa fake Bulagta, dito po sa tape Bulagta, eh talagang medyo may kaibahan talaga sa original. At pinuntahan ko po yung YouTube channel niya, eh last time na nag-post po siya or parang nag-vlog is 1 month ago, at may kita natin na talagang sobrang konti na ng lahat ng mga viewers, kumbaga kukonti na lang yung sumusuport sa kanya, talagang masasabi mo na napakalaki ng
effect nung kanyang pagsanib na dito po sa nasabing tape. So, magkakaroon yung 3 months bago po siya pumasok sa tape. Ang lalaki ng kanyang mga views, like 500,000, 600, mayroon nagmi-million views. And meron po siyang 2.5 million subscribers. Pero ngayon is medyo nabawasan na siya. Nasa 2 million and 30 na lang ata siya. Parang ganun yung nakita ko. 2, tapos 0.030, 2.30. No? Sobrang dami na pong kumalas dun sa kanyang channel. Kasi ganun talaga eh. Kapag po ikaw ay dahil po sa tema ng mundo natin ngayon, usong-uso po yung cancel culture. Lalo na kapag po ikaw ay isang public figure at ayaw ka ng tao, lahat po yan, may domino effect yan, may epekto po yan sa kabuhayan mo. Kaya kailangan nila magpakabait. At iwasan na ni Buboy ang pagpaparinig sa TBJ dahil wala pong nagtagumpay na bumangga sa TBJ. So, ngayon pa lang umalis na siya dyan para po meron pa siyang karir na babalikan. So, kayo po, ano po ang inyong saloobin patungkol dito? Comment down below. And now, andito naman po yung ilan sa mga komento po ninyo patungkol po sa updates po natin. Ano? Magbabasa tayo at magre-react. Sabi po ni Arnel Calado, shout out po. Just for the record ng time, dati na yung dating mayor ng Pasig ang nakaupo doon sa dating sugod bahay ng Itbulaga, legit version. Sila yung di pinayagan ni Mayor Eusebio ng time na lang ni Mayor Bico doon nakapasok ang TBJ para sa sugod bahay. True po yan. Dahil po si Mayor Eusebio ay dating mayor ng Pasig at mula po nung nalaman niya nakakalabanin siya ni Mayor Bico o anak po ni Mr. Big Soto, pinagbawal niya po ang branded Itbulaga doon. Pero nung nanalo po si Mayor Bico, doon agad-agad pumunta po ang Itbulaga. Sabi ni Mas Marilyn Bulacan, di ubra ang bulutong, kapal naman ang bulutong, kung dadayo pa sila, puro naman walang kwenta ang gagawin nila. Nisilip di ko nga magawa yun. Maka-stress kaya TBJ lang ako. Otro. So, sorry naman po kayo. Ito po yung tinatawag na legit, ano? Parang sisilip ka, parang nandidiri ka na, ganun. And of course, sabi naman po ng isa sa mga commentator natin, si Joel, kung sino ang nakikita sa harap ng camera sa loob ng almost 44 years, sila ang popular sa tao. Kung hindi pa nga siguro sa issue, baka ilan lang ang nakaalam na halos-halos pa lang may-ari ng tape, which is very true. Kasi po, for the longest time, ngayon lang natin nalaman na ang tape, ito pala yung mga kasanib na tape, ano? Sila pala yung mga nasa likod nito. At ang pinakamasakit, ngayon lang naman naglitawan itong mga to. Tapos parang nilang binugaw ng ganun-ganun na lang ang TBJ. Sabi ni Sonny Lawrence Ajero Pineda, kahit naman ako, hindi ko tatanggapin sa teritoryo ko, binastos mo ama ko, tapos nadayo kayo sa amin. Parang sinasaktan at sinasaksak ko, tatay ko sa likod. Kung ako naman ang tae baluga, delikadesa at respeto lang, siguro available sa grocery, bumili nga kayo. Ayun. So ito naman po ang komento ng isa sa mga ano natin, ano, totoo naman po, sa po delikadesa sake, tama, ba? Diba? Kung may delikadesa po sila, hindi nila ipipilit yung mga sarili nila doon. Pero fair naman po si Mr. Bico eh. Hindi naman niya po pipigilan ang tape kung gusto po nila na talagang mamayagpag or kung gusto nila talagang mag-show doon po sa Pasig dahil hindi naman pag-aari ni Mayor Bico yan. At hindi po siya ganun ka-unfair. Ba? Diba? Para po pigilan sila. Hindi siya katulad nung dating mayor na si Eusebio. Siguro, sa hiya na lang nila, kaya po hindi sila makapasok doon. Pero, ilan sa mga nakita natin, ni-review natin yung mga pinuntahan nila, parang nakapunta na rin sila some part of Pasig. So, but anyways, maraming salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin na related sa ating latest updates. At kung hindi ka pa nakapag-like, share, subscribe, ano pang inaantay mo? And please don't forget to follow my Facebook page.